Magandang araw po, Doc Willie Ong. Meron akong magandang topic sa inyo. Meron ba tayo nito minsan? Walking pneumonia. Tingnan niyo ito po, oh. Walking pneumonia. Ano ang ibig sabihin ng walking pneumonia? Nakakatakot pakinggan. Naglalakad yung tao, malakas, kaya niya, pero may pulmonya na siya sa baga. Ito po, oh. So, maraming klase ng pulmonya. Yung ganito, actually, mas malalatong pneumonia. Ito yung regular na pneumonia. Pero meron ding pulmonya, pakita natin itong x-ray, na medyo parang papachi-pachi. Okay? Atypical pneumonia, at kadalasan, ito yung walking pneumonia. Ayan, oh, nakita nyo, may mga bacteria dyan sa baga. Okay? Sa walking pneumonia, also called atypical pneumonia, sintomas, inuubo, nilalagnat, papakita ko mamaya, ang gamutan ay antibiotics at mga pag-inom ng tubig. Pakita natin dito to. Ito yung normal na baga natin. Okay, ubo. Yan, sample sa ubo, walang laman. Ito, pag ubo, may plema. May plema siya. Ito ang mga symptoms ng walking pneumonia. Kadalasan, ito po yung bacteria, mycoplasma. Lagi daw inuubo, masakit ang dibdib, kakaubo. Hindi dahil meron siyang sakit sa puso. May sipon. Pag pinakinggan ng doktor yung baga, tumutunog, minsan nagtatae, laging may lagnat, laging masakit ulo, masakit din yung katawan, at minsan tumutunog na yung baga at hinihingal. Okay? So ito po, pakita ko sa inyo, ha? Ito yung pasyente, naglalakad, walking pneumonia. Okay? Pag inom ng tubig, napakalaking bagay. Kailangan mga 10 to 12 glasses. Kasi pag uminom tayo ng maraming tubig, mahugasan yung dumi sa katawan, gaganda yung kidneys, kailangan mo rin tubig para bumaba yung lagnat. Okay? So, ang ibig sabihin ng walking pneumonia, yan ang tawag namin, kung pasyente may pulmonya, pero malakas-lakas naman. Actually, mas mild form nga siya. Mas hindi siya nakakatakot. Mas nakakatakot yung regular pulmonya na baldado sa ospital nakahiga. Okay? Nakakahawa ba? Opo, nakakahawa. 10 days siya nakakahawa sa pagbahing, pag-ubo, pag malapit ka sa kanya, pwede ka mahawa. Lalo na kung mahina ang katawan. Okay? Yun na nga yung mga sintomas. Nasabi ko na, ipapa-x-ray siya ng doktor, makikita na sa x-ray. Pero minsan po sa x-ray, delayed. Kunyari, may lagnat kayo, inuubo kayo, may plema, tapos pina-x-ray kayo ng doktor, normal. Huwag kayo muna mag-rejoice kasi may radiologic lag. Ibig sabihin, nilagnat ka ngayon, may bacteria ka ngayon, pero x-ray mo malinis pa. Ibig sabihin, papunta pala yung bacteria, baka nandun, hindi pa nakikita. So, pa naghintay ka ng isa dalawang araw, doon lilitaw. So, hindi porke normal x-ray ay normal na. Pwedeng normal x-ray na delay lang yung paglabas ng puti-puti sa baga. May ganun eh. Kaya, symptoms pa rin tinitingnan namin. Prevention, walang bakuna sa mycoplasma infection, yung sinasabi ko. Kain pa rin ng regular. Hugas ng kamay palagi, bawal manigarilyo, alam niyo naman po, sigarilyo, air pollution, makakasira sa baga, takpan ng bibig. At ang napakahalaga, bukod sa pag-inom ng tubig, binibigyan ng antibiotics. Okay? Hindi kayo makakabili ngayon ng antibiotics basta-basta. Siyempre, bawal pag naghuhula-hula lang. Pero tinuturo ko na rin po sa inyo para at least may idea kayo kung anong gamot na binibigay. Okay? Ito po, focus natin, medyo maliit, ha? Ito pang doktor na to, eh. Pero at least alam niyo sa community acquired pneumonia, sa pulmonya, merong outpatient, ibig sabihin, sa labas ng hospital lang siya. May pulmonya, pero pwedeng hindi i-admit. Ito yung tinatawag na parang walking pneumonia. Okay, outpatient, eh. So, naglalakad. So, ito yung mga binibigay naming gamot. Oh, pinuwento ko na sa inyo, azithromycin, mga 3 days to. Itong mga may mycin, clarithromycin, erythromycin, usually mga 7 days, pwede rin ito. Pero kung medyo malala na, let's say, naggamot na dati, may diabetes yung pasyente, may heart failure, tapos may pulmonya pa, kulang na ang isang azithromycin lang. Kulang na to. Dadagdagan mo pa. So, itong nauna, dadagdagan mo pa ng isa. Usually, mga co-amoxiclav, ito.
Okay, maraming brand name. Ito po, alam nyo na to. So, 1 plus 1, dalawang iniinom na gamot para sa walking pneumonia kung medyo malala. Pero kung very mild, isa lang. Ngayon, pag na-admit naman sa ICU, let's say, na-admit sa ICU, ay mas maraming gamot binibigay. May IV antibiotics. Pero pag inpatient, wala naman sa ICU, ganun pa rin. Merong mga moxifloxacin, plus binibigyan ng antibiotic na nasa swero. Okay? Simple lang po to. May regimen yan. At least alam ninyo. Paano malalaman kung walking pneumonia o kailangan ma-admit? Depende sa katawan ng pasyente. Merong iba, paubo-ubo lang, pero may pulmonya, malakas, nakakatrabaho, outpatient na lang. Pero kung may edad, mahina katawan, mararamdaman nyo naman na medyo mahina, pahinga muna tayo 1 to 2 weeks para hindi makahawa sa iba. Pahinga talaga, number one, pilit mo itulog, higa, kain pa rin ng marami kahit walang gana, tuloy yung antibiotics. Ito iniinom po, mas maganda after meals para hindi sumakit ang tiyan, at inom ng maraming tubig, 10 to 12 glasses. Okay, bakit tinatamaan? Traffic, stress, di ba? Marami iniisip. Lahat yan nakakahina ng immune system. Mas mabilis tayo tamaan ng pulmonya. At kung tatamaan man tayo, okay na itong walking pneumonia kaysa doon sa serious pneumonia sa ospital na mas delikado at mas binabantay.